Acuica van, oh mal con Dios, sangayon sa'yo, kagandang loob. Mga kasalanan ko iyo, pawid, ayon din sa'yong pag-ibig sa'kin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyo ang lahat. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyo, mga minamahal ko mga kapatid. Magandang umaga po, Padre. Sa pagdiriwang natin ng banal na misa, papurihan natin at pasalamatan ng ating Panginoong Hesukristo sa lahat ng mga biyaya at pagpapalang patuloy nating natatanggap. Kahit na sa mga ito hindi tayo karapat-dapat, dahil sa harap niya, tayo pawang makasalanan lamang. Mga minamahal, kalakip ng mga kahilingan na ating luhog sa banal na pagdiriwang, isama natin ang intensyon ng minamahal na Santo Papa, gayon din ng obispo, kaparian, mga taong humingi sa ating mga panalangit dasal, gayon din sa matang pinakakuha natin ang ating mga panalangin, sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal sa pagkakataong ito. Panalangin din natin ang mga may sakit, may karamdaman, nasa ospital, nasa bilangguan, mga kababayan natin naghahanap buhay sa ibang bansa, sa mga kapatid nating Kristiyanong hindi natin nakakapiling sa pagdiriwang na ito sa anumang kadahilanan, at sa ating lahat na nakikisa sa banal na pagdiriwang, sa patnubay at gabay ng Espiritu Santo, pagkalooban nawa ang bawat isa ng kaliwanagan ng isipan, lakas ng pangatawan at tibay ng kalooban, upang sa mumunti nating pamaraan, makapaglingkod tayo sa Diyos at sa ating kapwa. Panalangin din natin ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalo tigit yung mga kaluluwa na hindi na naalal ng kalama kamag-anak. Magtamas na nawa sila ng kapahingahang walang hanggan sa piling ng pumay kapal. At upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga nagawang pagkukulang. Buong kapangyarihang loob nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang mga pagsuway ng iyong sambayanan upang sa pagkakasangkot namin sa kinasadlakang kasalanan dahil sa aming angking kahinaan, kami iyong pagbigyang lumaya ng tuluyan sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Naririnig kong nagbubulungan ang mga karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin, isuplong natin. Pati matalikong kaibigay naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilinlang natin siya. Pagkatapos, dakpin natin at paghigantihan. Subalit, ikay nasa panig ko, Panginoon, malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Panginoon, Diyos na makapangyarihan. Alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip, kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang Panginoon, inyong purihin ang Panginoon, sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, sa kahirapay humibig, at ako'y iyong dinirin. Sa kahirapay humibig, at ako'y iyong dinirin. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy, batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Sa kahirapay humibig, at ako iyong dininig. Diyos ko ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Sa kahirapay humibig, at ako iyong dininig. Gapos ako ng tali ng kamatayan, siniklot ng alon ng kapahamakan. Nabibingit ako sa kamatayan, nakaumang na sa labi ng libingan. Sa kahirapay humibig, at ako iyong dininig. Kaya't ang poon ay tinawag ko, sa aking kahirapan humingi ng saklolo. Mula sa templo niya, tinig ko'y narinig. Umabot sa kanya ang aking paghibig. Sa kahirapay humibig, at ako iyong dininig. Magsitayo po ang lahat. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturo, tumakay. Sa nagnanais makamtan ang langit na walang Sumain niyo ang Panginoon at sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga Hudiyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sinagot siya ng mga Hudiyo, hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos. Sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang, tumugon si Jesus. Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos. At hindi maaaring tanggihan ang sinasabi ng kautusan.
Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastanganan ko ang Diyos sa sinabi kong ako nga ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa, kung ayaw man ninyo akong paniwalaan. Sa gayon, matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan, sa pook na noong una'y pinagbibinyagan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito. At dooy maraming sumampalataya kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyo mga minamahal kong mga kapatid. At malagayang pagdating po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. At mga minamahal, huling araw sa buwan ng Marso. At sa ating mga pagbasa na napakinggan, lalo tigit sa mabuting balita, at kung ating parintitignan yung mga nakaraang mabuting balita ng mga nakalipas na araw, mga minamahal, iisa yung kumbagay tugon lagi ng mga Hudiyo, Pariseo sa panawagan ng ating Panginoong Hesukristo. At ano yun, mga minamahal kong mga kapatid? Kung inyong mapapansin, ang laging response sila ay resistance. No, mga minamahal, hindi nila tinatanggap lahat ng mga sinasabi at ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo. At sa pagkakataong ito, lumalago pa nga, nagkakabunga pa yung mga ginagawang pagtanggi ng mga Hudiyo sa misyon ng ating Panginoong Hesukristo. At maitanong natin sa ating sarili, bakit ganito lagi yung nagiging pagtanggap o response ng mga Hudiyo at Pariseo sa ginagawa ni Kristo kahit naman ito ay mabuti? No? Kasi itong mga taong ito, they resisted God's mission because they cannot accept that an ordinary man, sa pagtingin ng mga Hudiyo, ay masasapawan sila. At kapag ganun ang pag-iisip ng isang tao, senyales na ho yun na ang namamayani sa kanyang puso at pagkatao ay ang kasalanan ng pagiging palalo. Pride. No? And remember, pride is one of the 7 capital sins. The very first. No? At it is considered, kung hindi po nagkakamali, the mother of all sin. Bakit? Because every sin takes root on it. Kapag ipalalo, ayan, magiging gahaman ka. Magiging matakaw ka kasi ayaw mo magbahagi sa iba. At ang inis mula ay sarili mo. No? Kapag ipalalo at proud sa sarili, no? Mga minamahal kong mga kapatid, ang tingin mo sa kapwa mo tao, hindi tao. Bagkus, gamit. O bagay, no? Na pwede mong kumbaga gamitin at pag nagamit mo na lang gusto, ayun, magsasawa ka na. No? At iba't iba pang mga kasalanan yung pwedeng mag-ugat kapag pinamayani natin sa ating puso at pagkatao ang pride. No? At kapag ang tingin natin sa ating sarili ay tayo yung magaling, no? Kapag pinamayani natin ang kayabangan at yun, pride nga sa ating sarili, ito ang mangyayari.
Ano? Kaya nga, tignan niyo po yung mga Hudiyo. Whatever good works Jesus did, no longer matters. Whatever truths He uttered, no longer matters either. None of the obvious proof of His goodness can make sense to them, for they have closed their hearts and minds. No? Kahit maubuti yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, ayaw tanggapin. Bakit? Saradong sarado na yung kanilang pag-iisip at kalooban sa Diyos. At ganoon din ho tayo, mga minamahal kong mga kapatid, kapag punong-puno tayo ng ating sariling o ng ating kapalaluan, walang magiging puwang ang Diyos sa ating mga puso at pagkatao. Kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, how do we counter this kind of sin? No, lalo tigit, palapit na, ilang araw na lang, mahal na araw na. No, mga minamahal kong mga kapatid, una, hindi yung palaging sinasambit na lamang sa atin, lalo tigit ngayong panahon ng Kwaresma, kapakumbabaan. No, at marahil, maraming beses nating napakinggan na tayo ay dapat magpakumbaba. Pero tanungin natin sa ating sarili, yung kapakumbabaan bang ginagawa natin ay kaugnay? Ano? O di kaya katulad ng ginawang kapakumbabaan ni Kristo? Kaya nga, mga minamahal ko mga kapatid, para tayo ay makapagpakumbaba, maging mapagpakumbaba, kagaya ng kay Kristo, think of the humility done by Jesus and learn from it. Kasi araw-araw po, ibinabahagit, ipinapakita ng Diyos kung paano siya nagpakumbaba. No? Sinasabi nga po sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos, bagamat siya'y Diyos, hindi siya nag-angkin bilang Diyos. Bagkus, inangkin niya yung ating pagkatao. At bilang tao, hindi siya nabilang sa mga taong pinaglilingkuran. Bagkus, ibinilang niya ang kanyang sarili sa mga taong naglilingkod. At hindi siya doon nakontento, mga minamahal kong mga kapatid. Sa ating mundong ginagalawan, anong kaanyuan ang tinatanggap ni Kristo para makasama niya laan tayo? Tinapay at alak na ating pinagsasaluhan, nagiging katawan at dugo niya na pinagsasaluhan natin sa banal na misa. Kaya nga, mga minamahal kong mga kapatid, sa bawat pagtunghay sana natin sa banal na krus at gayon din sa pagkikiisa natin sa banal na misa, ang kapakumbabaang iyon dapat ang pumasok sa ating isipan at sana matuto tayo sa kapakumbabaang ginawa ni Kristo. Hindi basta-basta ho na kapakumbabaan na batay lamang sa ating karanasan at pangunawa, bagkos ay kapakumbabaang katulad ng ginawa ni Kristo. At pangalawang bagay, mga minamahal kong mga kapatid, para hindi mamayani sa ating puso ang kapalaluan, no, ang pride, no, lagi ho nating iisipin at tatandaan, before God, we can never boast our achievements. Sa harap ng Diyos, wala tayong pwedeng ipagmalaki kahit yung narating natin sa buhay. Kahit yaman natin, katalinuhan, kakayahan, wala tayong pwedeng ipagmalaki. Everything we had is His. We are just stewards of these many gifts. No? Katiwala lang ho tayo na mga biyayang binigay sa atin ng Diyos. Kahit ultimong buhay na hawak natin, ipinagkatiwala lang ng Diyos sa atin. Kaya nga po ang tawag dyan sa buhay na yan ay hiram. Ibig po sabihin, pag hiram, darating yung pagkakataon, nababawiin niya na may-ari. At sana pag binawi niya, ayun, tumubo siya. No? Ng kabutihan at kabanalan. Kaya sana yun ang tatandaan natin, mga minamahal kong mga kapatid. Anong bagay ang pwede nating maipagmalaki sa Diyos na hindi sa Kanya nagmula? No? Wala. Lahat ng bagay na meron tayo sa Kanya nang galing. Kaya hindi tayo pwedeng magyabang o sabihin nating maghambog sa harap ng Diyos. No?
Kaya, mga minamahal kong mga kapatid, sa putong ito, sana wag natin gayahin ang mga Pariseo at Hudiyo na dahil punong-puno na sa kanilang sarili, no, hindi na matanggap yung mga kabutihang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Sana sa ating buhay pananampalataya, kapakumbabaan at kumbaga ay kapakumbabaan na tanggapin yung lahat ng mga biyaya at pagpapalang mula sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil kung hiwalay tayo sa Kanya, wala din naman tayong magagawa. Kaya sa banal na misang ito, idalangin nawa natin sa ating Panginoong Hesukristo, gayon din sa tulong ng panalangin ng ating mahal na ina at ni Santo Padre Pio, na bilang mga Kristiyano, sa pagharap natin sa Diyos, kapakumbabaan nawa yung ating maialay sa Kanya. Pagpalain nawa tayo ng pong may kapal, ngayon at kailanman. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloobong kami maging laging marapat para sa paglilingkod sa iyong dambanay aming maganap upang sa paglahok namin lagi rito, kami maligtas sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng gili mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag nang iyong dakilang pag-ibig sa lahat na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao, sa krus nagtagumpay ang ipinakong si Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak. Sa pinay ay nagpalakad at dahil kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at Nantanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-nisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng buong lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sangayin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo. Sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakani sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin. Sana kakasala sa amin at huwag mo kami ipahinto
tukso at iariyabo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pag-alang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ginoo ng sinuman sa tubig na aking bigay, di na muli mauupag at ito ay bubukal sa buhay na walang munggan. Panginoon ay ilaw ko at kaligtasan, sino pa ba ang aking katatakutan? Ang Panginoon sino pa ba ang aking kasisindakan? Sa pag-inom ng sinuman sa tubig na aking bigay, di na muli pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Sa Panginoon
isang bagay lang ang aking inilin. Isa lamang talaga ang aking hangarin. Ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan niya'y aking pagmamasdan. At doon humingi sa kanya ng patnubay sa pag-inom ng sinuman sa tubig na aking bigay, di na muli mauuha pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ang Panginoon ay ilaw ko at kaligtasan, sino pa ba ang aking katatakutan? Ang Panginoon naman ng aking buhay, sino pa ba ang aking kasisindakan? Sa pag-inom ng sinuman sa tubig na aking bigay, di na muli mauuha pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, huwag nawang maparam sa amin ang bungang walang maliw ng pinagsaluhan naming paghahain. Manapay lagi nawa kaming ipagsanggalang nito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petrol, China, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, uwara ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala,
Sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw, sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ipagawa ang extension area sa pagitan ng Main Church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Kaapat, nagpapatuloy po ang pagpapakumpisal sa buong panahon ng Kwaresma mula Lunes hanggang Sabado. Ito ay sa 10 na umaga hanggang 12 ng tanghali at sa 3 hanggang 5 ng hapon sa Chapel of Reconciliation. Wala pong nagpapakumpisal ng Sabado ng hapon at sa araw ng Linggo. Gayun din naman sa lahat ng araw ng Biyernes, ngayong Kwaresma ay magsasagawa tayo ng pagdarasal ng Estasyon sa Krus sa ganap na 3 ng hapon. Available po ang mga aklat dasalan sa ating mga tindahan. Kayo pong lahat ay naanyayahang makiisa. Bukas, araw ng Sabado, 11 ng Abril, ay unang Sabado ng buwan, mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng Mahal na Birhen sa ganap na 5 ng umaga na sisimula natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ama, sasama ay naanyayahang magdala ng kandila at puting panyo. Ika-6, sa darating pong Linggo, 2 ng Abril, ay sisipulan natin ang mga mahal na araw. Mangyari magabayan po tayo ng hanay na mga gawain na makikita sa ating FB page at sa mga tarpulin sa paligid ng Dambana. Kayo pong lahat ay naanyayahan. Ika-7, mga kapiyo, bahagi ng pagdiriwang ng kaarawan ni Padre Pio ngayong 25 ng Mayo, tayo ay magkakaroon ng car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga eskolar ni Pio. Maaari po kayo makabili ng tiket sa pamisahan, sa HR office o sa mga station sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalang ito. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahen at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang lahat ng dumudulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pag-iisa sa banal na pagdiriwang ng Misa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain nawa kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na Misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Pinapawi mo ang tao. Tulad sa sariwang damo, sa umaga'y mabigkas, sa gabi naluluoy. Sa amin ay ituro karunungan ng puso, ang pag-ibig sa'yo ay aming natanto.